Pinangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang pagtalakay sa mga kaso ng pang-aabusong sangkot ang ilang tagasimbahan sa conference na ipinatawag ni Pope Francis. Sabi naman ng Malacanang, patunay raw yan na may basehan ang kritisismo ng Pangulo sa mga pari. Nakatutok si Leigh Alves. This is true of Thomas. And it is true. Isang mapait na katotohanan ang iniharap ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga obispo at mga leader ng Simbahang Katolika sa Vatican Summit na tumatalakay sa pagdami ng kaso ng pang-aabuso sa loob ng simbahan. Pinagtakpan daw ng simbahan ang ilang kaso ng pang-aabuso para protektahan ang nang-abuso. Our lack of response to the suffering of victims, even to the point of rejecting them, and covering up the scandal to protect perpetrators and the institution has injured our people, leaving a deep wound in our relationship with those we are sent to serve. Sa isang punto, halatang nagpipigil ng emosyon ang kardinal. The wounds of the risen Christ carry the memory of innocent suffering. But they also carry the memory of our weakness and sinfulness. Konkretong aksyon para mabigyan ng hustisya ang mga batang biktima ng sekswal na pang-aabuso ang pangakong maresolba sa apat na araw na summit na ipinatawag mismo ni Pope Francis. Sa pagkapatuloy ng summit sa Vatican City, ilang biktima pa ng umano'y pang-aabuso ng mga pari ang lumutang at nagbigay ng kani-kanilang testimonya. I was raped and abused by my parish priest when I was 12 years old. I was molested for several months and violently raped. Ang summit na ipinatawag ni Pope Francis ay nagpapakita na seryoso ang simbahan sa pagresolba sa usapin ng mga sexual na pang-aabuso ng mga pari ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Na assurance ang simbahan yan sa publiko na nagkamali, okay, dadaan sa proseso, merong penalty na ipapataw sa kanila. At sana, ang kahuli-hulihan doon sa proseso, magkaroon din ng kapatawaran. Maganda yan kasi that's a moment to purify the church. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.